Hello guys, andito ulit tayo sa Hyundai SI na ginagawa nating top overhaul. So ang nangyari dito guys, pina-replace na natin yung ating cylinder head gasket. Ayan guys, oh, yung cylinder head. Pina-replace na natin siya. Pero ang pinakamalaking may problema dito sa SI natin ay itong engine block. So ang ginawa natin guys, may tama rin yung engine block. Pina-resurface ko rin itong engine block natin kasi ang kadalasan nagiging problema sa ESI mga Honda ay nabibingkong rin yung engine block. Ito yung may pinakamalaking tama kaya pala siya nag-overheat lagi. Kasi ito pala, tinanong ko yung may-ari, pinatap overhaul niya, pinapalitan niya ng gasket. Wala pang isang buwan bumigay agad. So nakita natin dito sa gitna yung angat ng gasket, yung sunog na sunog. So ang ginawa natin, pinasalang ko muna sa masisap yung cylinder head. So isang pasada lang, hindi naman siya ganong bingkong. So dito na ako nagpoko sa block. Ito pala yung pinakamalaking tama ng pinakabingkong o pinakamalaking tama. Kaya ngayon guys, pina-replace ko na siya. So ito na yung cylinder head. Ito yung cylinder head. So pina-replace ko na parehas, pero ang pinakamalaking tama talaga yung engine block natin. Ngayon papalitan ko ng bagong gasket o nililinis ko lang. Mamaya-maya lang isasalpa ko na guys yung ating cylinder head. Ito naman ngayon ang gagamitin nating intake gasket. Dito yan guys, oh. Papalitan na natin yung gasket ng intake. Kasi ito naman yung ating cylinder head gasket na ipapalit. Ang gagamitin nating cylinder head gasket guys, asbestos type lang. Pero ito yung ginagamit namin pagka magagatong nare-replace na yung block tsaka cylinder head. Kahit mga asbestos lang, tumatagal to. So ngayon, ikakabit na natin yung intake manifold dito sa cylinder head. Ayan, nilagay na natin yung ating cylinder head gasket. Nilapat natin na siya sa engine block. Kung mapapansin nyo, may pandikit yung ilalim yan. Ginamitan natin siya ng gasket shellac para mas makapit yung ating cylinder head gasket. Ayan, ready na yung ating gasket saka itong ating cylinder head. So isasalpak ko na, sasalpak na natin guys. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just to let this go. Out on a string without a wing flying, no one to hold the kite. He let you go, but still you blow by, oblivious to the height. Check out behind and you will find nothing's holding you to the ground. He just let you go. Shot down with no sound to the cold ground. Side of the street, you're on your feet. So take a step and calmly walk away. Yeah. Shot down with no sound to the cold ground below. On the side of the street, you're on your feet. So take a step and
1 hour later. Ngayon, magto-torp na tayo. Yan guys, ang ginagamit ko automatic torque rings. Pagka tumunog na po yan, halimbawa ang set nyo sa higpit ng bolt ay 60 pounds, o 60 kps, eh yun na po yung tamang higpit. Sa mga ganitong Honda guys, iwasan yung magtanggal ng head bolt na mainit pa yung makina. Kasi minsan nalulose thread yung thread niyan sa engine block. Kailangan pag nagtanggal tayo, palamigin nyo muna yung makina. Okay. Ngayon tapos na torque natin yung head bolt guys. Ang isusunod naman natin yung rocker arm, camshaft tsaka rocker arm. Tapos yung mga accessories na exhaust manifold, mga socket ng mga injector. So tune up, papaanda rin na natin. Lagay na natin yung ating camshaft. Ayun na guys, nilagay ko na yung camshaft. Ngayon, ilulunod lang natin ng langis bago natin ipatong yung rocker arm. Kailangan lang guys, maging maingat tayo sa paghigpit dito. Kasi nalulose thread rin to pagka higpit tayo ng higpit na wala sa tamang balance yung higpit natin.
Okay. Yung araw na doon. A few moments later. Ayun guys, tapos na natin ilagay yung rack ram natin. Kung mapapansin nyo, may tali yung camshaft gear tsaka natin timing belt. Para kaya ko ginawa yan, para hindi na ako mahirapan mag-timing, magbaklas ng pangharap. So ang gagawin mo bago itatiming mo muna yung baba at chat-up dito sa taas, may timing mark yan dito. So pag kung gusto mong hindi matrabaho ng gusto, bago mo kalasin to, talian mo lang dito, tapos ito na yung bolt na 12 at tatanggalin. Ganun lang, para pagka nagkabit ka, hindi na marami pang kakalasin pa, para lang maitiming yung ating timing belt. So next natin, ito ang exhaust manifold, distributor, injector. Yun na, sunod yan, mapapaandar natin. Tapos na natin buhin yung top overhaul at titignan natin kung may pressure pa yung tubig sa radiator. I-start natin. Tutok. Tignan mo na kung yung tubig gumagal na. Start ko na. Parang gano'n, nagsasawit, hindi na. Ayun guys, tapos na yung top overhaul natin. Oh my God! Ng Honda ESI. So i-start natin, hindi na siya bubulwak. Ngayon naman, oobserbahan lang natin. Sa ngayon, tubig lang muna nilagay ko. Oobserbahan ko pa. Pagka okay siya, saka ko naman siya ikukulat. Lalagyan natin ng kulat para mas maganda. So ayan guys, umaandar na. Tapos na yung top overhaul natin ng ESI. So ang ginawa natin dito, resurface ng engine block, palit ng cylinder head gasket, at saka resurface din ng cylinder head. So ayan guys, tapos na yung top overhaul natin. Ito na yung ESI, umaandar na.